Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong Sangkay na sa Sangkay Lawns muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nas maayos na kalagay ng lahat. Papa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Yan. Mega love shoutout also sa Team Kalingap, Kalingap Partners, sa aking mga sponsors, kay Tito Bing, kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog, subscribe po natin, kay Tita Mina Jaramillo, ang tita kong Viot, at ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Also, hello to Manay Tere ng San Diego din, no? At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, of course, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga Sangkay, pag-usapan natin, no? Patungkol ito sa kay Marlin TV. Alam natin na sobrang napakarami ng mga bashers ngayon ni Marlin TV. Mega love shoutout din sa you, Gorlas. Hello, mega love shoutout. Napakasikat mo ngayon. Pag-usapin natin to siya. Tatanggalin nga ba siya sa Kalingap, no? Dahil dito sa mga issues ngayon, no? Na lumalabas sa kanya, no? Si Marlin Pablo, no? Maraming mga nagsasabi diyan na tanggalin na yan. Salot yan sa ano sa Kalingap, hindi bagay sa kanya na maging reactor, bias siya, mayabang, mapagmalaki, mapagmataas, kung ano-ano mga sinasabi pa tungkol dito sa kay Marlin TV, ano. For me, no, base sa aking opinion, no, si Marlin TV ay subok na yan, no. Matibay, subok na yan ng Kalingap, subok na siya ni Kalingap Rob bilang ninang niya, no? hindi yan basta-basta na maalis sa Kalingap, ano? Kasi marami na rin ang napagdaanan niya dito sa Kalingap. Noon-noon pa yung mga bashers niya, noon pa yan na may mga bashers siya. Tsaka malaki rin ang naitulong niya dito sa Kalingap. Marami na siyang mga natulungan dito. Para sa akin, ano, mabait yan si Marlin TV. Magkakilala kami, nagkaka-chat kami, tumutulong talaga siya. Nga lang nami-misinterpret lang ng karamihan, no? Kasi yung pagsasalita niya, napaka-vocal niya, napaka-prangka niya magsalita. And, yun nga, sinasabi niya kung anong gusto niya, no? Kung anong meron siya, sinasabi niya, no? Napaka-vocal nga niyang tao. Sa nangyaring ito, no, sa kanya at saka dun sa narinig natin na napaulit-ulit na mga naririnig natin sa mga gumagawa ng reaction patungkol sa sinabi niya sa kay Carla. Kanina nanood ako sa live ni Kuya Val, no, naniwala ako dun sa paliwanag ni Kuya Val, no, na base doon sa naririnig natin na salita ni Marlin TV, hindi niya ina-address mismo sa kay Carla yung kanyang mga sinasabi, kundi ina-address niya yan doon sa mga viewers na nagbabash sa kanya, no? Kumbaga, na-trigger kasi siya sa mga bashers na nandoon sa kanyang live, kaya nakapagsalita siya ng ganon. Ang mali lang talaga dito ni Marlin TV na si Carla, inihalimbawa niya si Carla sa kanya, no? Mali lang siguro talaga yung pagkasabi dito ni Marlin TV, no? Na alam natin na hindi naman talaga para kay Carla yung kanyang sinasabi. Ikinumpara lang niya yung sarili niya doon kay Carla. Pero hindi niya sinasabi, oy, ikaw Carla, ganito, ganyan, ganyan ka. Kundi ang kanyang sinasabi doon, ang kanyang pinagsasabihan doon, yung mga bashers na nandoon sa kanyang live, no? And alam natin na yung mga nandoon na mga bashers, mga supporters ni Carla. Kaya ang nangyari doon, na-trigger siya na magsalita. Tama yung sabi ni Kuya Val, no? Ang strategy na ginawa ni Marlin TV,
ang pinuntirya niya, ang binanggit niya dito, yung ina-idolize ng mga bashers na nandoon, no, sa live niya, which is si Carla. So ganun ang ibinanat ni ano ni Marilyn TV. Sabi nga ni Kuya Valo, na nahimik kayo. Yun lang talaga, medyo may ang ano lang doon, pero naintindihan ko yung sinasabi doon ni Marilyn TV na hindi niya talaga ina-address para sa kay Carla yung kanyang mga sinasabi. Kumbaga, ikinumpara lang niya yung sarili niya sa kay Carla, which is mali din naman, no? Na ikumpara niya yung sarili niya doon sa kay Carla kasi bata pa yun. Malaki yung age gap nila. Nga lang, ang nangyari, ginamitan ni Marilyn TV ng strategy. Sa totoo lang, si Marilyn TV, subok na, gaya ng sabi ko, subok na yan dito sa Kalinga. Hindi yan itatalaga ni Kalinga Prab ni na Kuya Val na maging head ng mga defender reactors ni Kalinga Prab kung hindi siya mapagkakatiwalaan, no, ni na Kalinga Prab at saka ni na Kuya Val, no. Matibay yan. Hindi yan sumusuko. Kita natin, no, kahit anong mga banat sa kanya, kahit anong mga reaction sa kanya, nandiyan pa rin siya. Hindi nagpatinag, no? Ang dami-daming mga reactors na bumanat sa kanya na talagang pinunterya siya, si Marilyn TV. Gaya ng sabi ko, matibay ang sikmura nito. Dito ako sumasaludo dito sa kay Marilyn TV, ano, na na-ignore lang niya. Sabi ko nga noon pa, sinabi ko sa kanya, sa inyo, no, na ito si Marilyn TV, nang babakla lang to dito. Magsalita, baklang-bakla, di ba? Maasar lang talaga kayo sa kanya kung siseryoso niyo at pakikinggan niyo siya. So, sa kanya mga sinasabi, yung mga pangbabakla-bakla niya, yung saliti, yung pronunciation niya, yung the way na mag-talk siya, na magsalita, baklang-bakla yan, eh. Baklang babae yan. Ang masasabi ko lang sa iyo, tibayan mo lang ang loob mo, Marvin TV. Alam ko kaya mo 'yan. Yung mga bashers diyan, tawanan mo lang. And sa akin, no, hindi ko ipinagtatanggol dito si Marvin TV. Advice ko rin dito sa kanya na paminsan, gorlas, hinay-hinay din, no, sa mga sasabihin kasi diyan ka napupunaan ng mga bashers, no, sa mga sinasabi mo. Misa kasi dire-diretso ka lang, eh. Kung sabi ko nga, baklang-baklak. Dahan-dahan, yung mga words na bibitawan natin, kagaya niyan na yung ikukumpara mo yung sarili mo sa isang tao, siguro dapat hindi ganun. Lalo't lalo na kung ito'y yung mga tao na babanggitin mo, mga kagaya nito kay Carla, Kalingap Angels, nandito sa loob ng Kalingap. Syempre aalma talaga yung mga bashers diyan, yung mga supporters ni Carla. And alam ko na talagang puputaktiin ka ng mga reactors dito. Pero alam ko sanay ka na, eh. Alam ko, sabi ko nga, matibay ka na, kaya mo na i-handle yan, gorlas, no. Sa mga team trolla, mega love shout out. Salamat dito sa kanina, no, sa paliwanag ni Kuya Val sa kanyang live, no, na kahit papaano dinepensahan niya at hindi niya pinabayaan ito si Marilyn TV at naging balance yung kanyang reaction kanina patungkol dito kay Marilyn TV at saka dito sa kay Carla, no. Ang nagiging problema lang talaga dito yung mga fanatics, no, yung mga fans diyan. Wag masyado natin pakasambahin or anuman ang gagawin sa mga ano, sa mga ina-idealize ninyo. Minsan tanggap din tayo ng pagkakamali sa mga bashers diyan, no, sa mga fanatics. So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no, sa nangyayari ngayon na maraming nagsasabi tanggalin na sa Kalingap si Marilyn TV, alisin na, hindi siya karapat dapat na reactor, hindi siya karapat dapat malaki ang ulo dahil ninang siya ni Kalinga Prab, kinakampihan. Tingin ko hindi ganun, no. Kung may nakikita din naman mali at saka butas, pagsasabihan din naman siguro yan si Marilyn TV, ni na Kalinga Prab at saka ni na Kuya Val.
Muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Loan, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.